Okay na. So, ganun lang yung tamang paraan, guys, sa pagre-reset ng Brother DCP T310. Ayan. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting, sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer, at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Ito ngayon guys, yung dinalang printer sa akin. Nag-orange daw yan, tapos lumalabas yung may error daw. At ngayon, i-check natin, i-on muna natin. Ayun guys, hindi siya makapag-print. Ang sinasabi dito ay inkbox full. See troubleshooting in user's guide. So, ayun nga, kapag ganito guys, hindi na talaga makakapag-print nito. Bali, yung printer na to, na-reach niya na yan yung maximum pages ng papel na ipiprint niya. Reset na siya. Yung sa mas kilala natin na term. So, ngayon ituturo ko sa inyo, wala tayong gagamiting any software dito. Hindi tulad sa Epson. Pag nagre-reset tayo sa Epson, kinakailangan natin ng adjustment program, di ba? Sa software, kinoconnect natin sa printer. Kinoconnect natin sa laptop o kaya sa desktop. Pero dito guys, hindi na natin ito i-coconnect sa PC. Kumbaga dito lang natin yan siya i-re-reset. Ibaback to zero natin. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yun guys. I-off muna natin ito guys. Bale, ang brand pala nito guys ay Brother. Ayan. Brother siya. Ang model niya ay DCP T310. Ayan. Bali, ito ngayon guys, tatanggalin muna natin itong power cord niya. Ayan, tanggalin natin. Pagkatanggal natin guys, ayan siya guys. Ganyan siya yung makikita sa screen niya. So, pindutin natin itong arrow up na to. Ipunta natin sa 8. Number 8. Ayan, pag nakita natin guys, okay. Then makikita natin, ayan, maintenance 8. After nyan guys, pindutin natin itong arrow up. Yung 0. Ayan, pag 0, okay naman natin. Then makikita ninyo, lumabas yung maintenance 80 kanina, then bumalik yung error code. Then hahanapin natin dyan guys, yung purge. Pipindutin natin ito, gagamitin natin itong mono para mag-next-next yan siya. Ayan guys, hanapin lang natin yung purge. Ito yung pinipindot ko guys, yung mono. So, purge count, then okay natin yan siya guys. Pag na-okay na natin, pindutin natin yung itong arrow up naman, sabay number 2. Ayan, number 2, okay. Then, ganun ulit. Pero number 7, 7 naman, ayan. Then, okay. After nyan guys, number 8 naman. Ito lang gagamitin natin ha. Sundan lang ninyo guys. Number 8. Then, okay na naman. Then, number 3. Okay na naman. Ayan guys, nakita nyo, nag-0-0 na siya. Ibig sabihin na reset na yung mga number dito kanina. Then, kapag ganyan guys, pindutin uli natin ito. Punta tayo sa number 9. Yan, number 9 guys. Okay natin. Tapos, number 9 uli. Okay, then exit natin. Ayan guys, hintayin lang natin ha. Ayan guys, nakita niyo guys, nawala na yung kanyang blinking error dito. Nagbiblink kanina, tapos
ink box full siya. Pero ngayon guys, wala na, nag-normal na siya. So ganyan lang guys yung tamang pag-reset sa Brother DCPT 310. Ayan. Pero guys, marami namang ano brand na o marami namang model na ganong process din. Pwede siya sa DCPT 310, pwede rin siya sa DCPT 510W at sa DCPT 710W. Ayun yung mga model guys na pwede ninyo i-apply yung tutorial na ito.